Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. Paunang mensahe ni Capricorn, I trustworthy friends. Ayan. Thank you, angels, for surrounding me with people I can trust and love. Ayan. You are so blessed, no, Capricorn? You are so blessed because you were given trustworthy friends, no? Mahirap maghanap ng mga kaibigang magiging yung mapapagkatiwalaan natin, mga kaibigan na masasandalan talaga natin, no? Bihira tayo makahanap ng mga ganun. And you are lucky, no? You are lucky and you are blessed because you have trustworthy friends, no? Marami kayong mga kaibigan na mapagkakatiwalaan ninyo, masasandalan ninyo, yung ganun. So, you are so blessed. Don't hate, meditate. Yan. Thank you, angels, for guiding me to love through meditation. Ayan. So, maaaring ang iba sa inyo dito, may naririnig ka talaga, kabuisitan. Siguro, merong mga interesting na mga nangyayari sa ngayon or event, no, sa sitwasyon sa buhay ninyo sa ngayon. Maaring sa pamilya yan, maari din na sa trabaho, you know. It could be anywhere, it could be in any area of life, pero maaring may mga disappointing na mga sitwasyon, kaya medyo mataas ang emosyon ng iba sa inyo ngayon, Capricorn. Kaya iniimbitahan kayo dito na instead of dwelling on that strong emotion, instead na mag-focus kayo dyan, take a step back from that, mag-meditate kayo. Hingang malalim, mag-breathing exercises kayo, mag-meditation kayo, nang sa gayon, makalma ang lahat ng senses ninyo, makalma lahat ng cells ninyo sa katawan. No? And makapag-focus kayo sa mas dapat ninyong pag-focusan. Okay? So what else? We have trust your vibes. You are so blessed talaga, Capricorn. Thank you, angels. Today, I choose to trust my intuition and your guidance. Ayan. So, ginagabayan kayo ng divine universe. You're being sent downloads dito and intuitive messages dito, Capricorn, to guide you on how you're going to navigate your situation sa ngayon. So, you are so blessed, no? Napakahalaga na pakinggan ninyo ang inyong intuition, no? Kaya kailangan din ninyo dito talaga na mag-meditate kayo, lalong-lalo na kung lagi kayong pagod, lagi kayong busy, lagi kayong may ginagawa, lagi kayong may iniisip, no? You won't be able to hear, no, the messages na pinapadala sa inyo. Kasi yung intuition natin, parang bumubulong lang yan sa atin, no? Kaya kung lagi tayong busy, lagi tayong nagsasalita, lagi tayong may ginagawa, you know, most likely, wala kayong pagkakataon para mahagip man lang ninyo ang mga mensaheng yan na binubulong sa inyo ng iyong intuition. That's why, you need to do some kind of meditation, reflection, mag-prayer mode kayo para matahimik ang isip ninyo at makapagpahinga ang inyong katawan. And with that, no, maririnig ninyo ang bulong ng iyong intuition dyan, no? And that's what you need to do. Honor your beauty. Archangel Jophiel, thank you Jophiel for helping me discover my inner and outer beauty. Maaring ito na yung mga discovery ninyo, yung mga self-discovery ninyo and self-realizations ninyo during meditation, no? Madidiscovery ninyo dyan na meron kayong something within you, no? Na maganda, ang kagandahan ng inyong sarili, ang kagandahan ng inyong kalooban, siguro dyan din ninyo yan madidiscovery na meron pala akong ganito. Ganito pala ako. No? Yung ganon. So, good luck. Tingnan natin kung ano final message ni Capricorn. You are a child of God. Yan. Pinapaalala lang ito sa inyo. Fear not, no? For with God, anything is possible. Wala kayong dapat katakutan. You have nothing to worry about. You have nothing to fear, no? Because you are a child of God. No, kahit anong sitwasyon ninyo, mababago at mababago yan. Walang imposible sa Panginoon. So we just need to to keep our faith and hope alive lagi. Kumapit tayo sa ating paniniwala na God is going to help us mabago ang ating mga sitwasyon into a better situation. Okay? Walang imposible sa Panginoon. Kaya kahit gaano mang kabigat ang inyong pinagdadaanan, kung meron man, huwag kayong mag-alala.
no? Kayang-kaya ni God yan, baliktarin. Kayang-kaya ni God yan ayusin for us, no? So Capricorn, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Virgo, Sun Moon Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ninyo, Virgo. Unconditional love, napakaganda. Divine Mother is here. Nagpaparamdam sa inyo na lagi siyang nandyan para sa iyo and with you para iparamdam sa iyo ang unconditional love, no? Feeling ko din dito, Virgo, ang iba sa inyo dito siguro, you are taking care of your mom, no? Ang iba sa inyo dito, maaaring merong inaalaga ang nanay, no? Or could be tatay, no? You're taking care of a parent siguro, no? Kaya, ano yan eh, you need unconditional love to be able for you to do that as well, to perform kung ano man yung ginagawa mong pag-aalaga, no? So yun din ang, yun lang din naman ang pumasok din na mensahe dito, no? Ano kailangan ninyong marinig. So dito, you know, ang prayer na pwede ninyong i-recite if you would like to is, thank you Divine Mother for helping me to give and receive the love I deserve. You know, Virgo, maaaring ang iba sa inyo, lagi kayong nagdadasal kay Mama Mary din, ano? Maaaring you are also a devotee of Mama Mary. Maari din na nagnonovena din kayo kay Mama Mary, no? So, maybe lagi ninyong kinakausap si Mama Mary in prayer at nararamdaman ninyo ang presence niya, no? Parang lagi kayong niyayakap siguro. Spirit animal, thank you, Animal Kingdom, for blessing my path with love. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, Virgo, siguro meron kayong alaga, no? Meron kayong mga pet, meron kayong members of the family in the Animal Kingdom, no? Kaya siguro, filled na filled din ninyo ang love, no? Ng inyong mga alaga sa inyo. At ganun din siguro kayo. Mahal na mahal din ninyo ang inyong mga alaga, no? We have new beginning. Napakaganda. Thank you, angels, for opening up the doors to change. I am ready. Beautiful, beautiful, beautiful. Merong bagong ano kayo dito, pintong papasukin. You are going to embark on a new beginning. Dito, this could be in any area of life, no? This change is a positive change. This is a beautiful change na mangyayari sa buhay ninyo, no? This is very positive. Yun ang akin na pipick up dito. Ang liwaliwanag, no, ng pintong nagbubukas para sa inyo. So, maaring ano to, no? Virgo, answered prayer ito. Maaring answered prayer ito. So, maaring matagal na ninyo itong pinagdadasal. And this is it, no? This is very promising. This is very positive. This could be in any area of life then, Virgo, no? Kaya, yung ano na to, yung pagbabagong ito, maaring, ano din ito? This could be really a life-changing event na magaganap sa inyo, no? Yung ganon. Parang ano to eh, parang massive change, no? Sa kung ano mang area ng buhay ninyo. Peace and harmony, Archangel Raguel. Thank you, Raguel, for surrounding my life in harmonious life. Napakaganda naman ito. Magiging maayos ang lahat. Relationships ninyo magiging maayos dito. Kasi magkakaroon kayo dito ng there is love, no? There is love for you to be able to experience harmony as well in a relationship. There must be love. Kaya, nagkakaintindihan, there will be peace, no? So, you're so blessed, no? Virgo, you're so blessed. Maganda ang sitwasyon ng lahat. Maaring yung pagbabagong ito could be related as well to your relationships, no? Kahit anong klaseng relationship, whether that is relationship with your family members, relationship with your friends, or relationship with your person, no, depende sa inyong sitwasyon, but definitely there could be peace and harmony there already, no? So napakaganda, magiging maayos na ang lahat, magiging masaya, no? Maaring there will be more ano din, love, no? Mas magiging loving pa siguro kayo sa person ninyo, kung sa person ninyo yan or kaibigan or kapamilya, no? Kaya magiging ano, there will be tranquility na din, no? Maari din na siguro ang iba din sa inyo nanggagaling din kayo sa isang difficult situation, no? Diyan, at ngayon nalagpasan ninyo yan, maaaring ito yung new beginning na yan, no, na magsisimula kayo ng mas peaceful, mas loving, and mas harmonious na relationship with that person, no? So, that could be the new beginning, no, para sa inyo. So, good luck po, Virgo.
So, what else? Tingnan natin kung anong final message ninyo for tonight, for today, sorry. May your guardian angel watch over you, give you courage and protect you every day. Ayan, so napakaganda naman. Parang sinasabi dito na yung guardian angel ninyo ay laging nandyan, no? Virgo, yung guardian angel ninyo ay laging nakatingin sa'yo, sinusuportahan ka, tinutulungan ka, binibigyan ka ng courage, tinutulungan kang ma-activate ang inyong courage and inner strength para maharap mo kung ano man ang mga kailangang harapin sa araw-araw, no? Sa buhay ninyo every day. So good luck, Virgo. That's a lot for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Pauna mensahe ni Taurus, spiritual support. Dear angels, I allow you to support me as I grow to become more spiritually aware. Napakaganda. Siguro ang iba sa inyo dito, you know, Taurus is embarking on your spiritual journey. No, maaring merong awakening ang iba sa inyo dito at nandyan, no, ang inyong spirit team to support you, to help you, to guide you sa journey na to. Maaring ramdam na ramdam ninyo, no, ang suporta, ang presensya ng inyong mga angels din laging nang nakapaligid sa inyo para gabayan ka, protektahan ka, no? At gwardyahan ka sa inyong journey na ito. So you're so blessed. Honor your beauty, Archangel Jophiel. Thank you, Jophiel, for helping me discover my inner and outer beauty. Ayan. So magandang realization din ito, no, na maaring lumabas out of you, Taurus, yung inner beauty ninyo and your outer beauty din. Maaring handa na kayong ipakita yan, handa na kayong i-share yan sa mundo, no? Maaring in the past kasi parang siguro may mga hidden ano kayo, may mga hidden talents, skills, gifts, or kung ano man, no? Mga katangian ninyong hindi ninyo may share sa iba, mga katangian tinatago ninyo, no? Maaring ganon. Pero maaring sa pagdaan ng panahon, sa pagdaan ng mga araw, maaring there is realization sa ngayon, no? Around this time na it's about time na para ipakita na yan sa mundo. It's about time na para i-share nyo na yan sa mundo, no? Yung ganon. At makapag-inspire ng maraming tao. So, good for you. Trust your vibes. Thank you, angels. Today, I choose to trust my intuition and your guidance. Ayan. So, you're really blessed, Taurus, kasi ginagabayan talaga kayo ng divine universe, no? At ng the rest of your spirit team. May mga sitwasyon siguro talaga kayo wherein kailangan ninyo dito ng guidance, kailangan ninyo ng direction, kailangan ninyo ng clarity, enlightenment. Kaya pinapadalhan kayo ng downloads through your intuition. Pinapadalhan kayo ng mga intuitive messages and nudges siguro in order to guide you on how you're going to navigate your circumstances sa ngayon. Kaya ang parte ninyo dito na kailangan din ninyong gawin is for you to listen and pay attention and follow what your intuition is telling you, no? Dahil para magamit ninyo, no, mapunta kayo sa tamang daan, mapunta kayo sa tamang direksyon na kailangan ninyong puntahan, no? Kaya nga kayo pinapadalhan ng mga downloads para i-guide kayo, i-lead kayo kung saan kayo dapat pumunta, no, Taurus? Kaya yun ang ano ninyo, yun ang parte ninyo para maging maisa katuparan ninyo, para ma-carry out ninyo kung ano din ang plan sa inyo ng Divine Universe. So, you need to follow your intuition, okay? We have Live Your Joy. Thank you, angels, for supporting me as I follow my joy. Napakaganda, napakaganda. Kasi, you're following your bliss dito, Taurus. You are following where you will be happy. You're following the guidance, no, ng divine universe sa inyo dito and the rest of your spirit team dito, kung saan kayo dapat makarating, kung saan kayo you will be in alignment with your destiny. It feels like you are really going there, Taurus, no? At
You're following your bliss. You are guided. No, you are guided to be in this situation or to be in this path para nang sa gayon, no, ma-align na kayo doon sa destiny ninyo, sa purpose ninyo. At saka, when you started living, no, na in alignment na kayo with your purpose and with your destiny, dyan ninyo mararamdaman yung joy talaga. Dyan ninyo mararamdaman yung fulfillment talaga. And it feels like to me na ginaguide kayo papunta doon, Taurus, no? May mga pangyayari sa buhay ninyo sa ngayon na you are, ano na, hinahanda na kayo para makarating kayo kung saan man kayo dapat na makarating, no? So, good luck, Taurus. Tignan natin ngayon kung ano ang inyong final message. We have manifesting miracles. Archangel Orion, thank you, Orion, for manifesting your miracles in my world. Beautiful energy. There are miraculous events that are happening sa buhay ninyo, Taurus. May mga, siguro yung mga miracles na to, ito yung mga pangyayari na mag-a-arrange ng inyong mga sitwasyon para maka-ano na kayo, maka-align na kayo kung saan talaga ang kung anong purpose ninyo, kung ano yung destiny ninyo, no? So, this could be answered prayers din na maaaring mag-come to fruition dito, Taurus. So, you are really, really blessed. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.